Welcome po ulit sa aking kusina. Ngayon po ay magluluto tayo ng merienda. Ito ang bilo-bilo. Sa Ilocano naman po ay binagnet. So ayan po, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe naman po dyan. Unclick nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Keep on watching! Siyempre, una nating gagawin, pigaan natin yung ating dalawang nyug. Bali, yung nyug natin ay tagti 30 pesos po to sa bayan. Dalawang piraso. Ayan, pipigain natin. Ibubukod po natin yung unang gata at saka yung ating pangalawang gata. Ito na po yung pangalawang gata. Nilagay ko na po sa isang kaldero. At ito naman po yung unang gata. Mamaya po natin yan ilalagay. At meron po tayong gabi. Gabi po yung aking gagamitin instead na kamote. Ayan po yung ating saging na hinog. Hiniwa-hiwa ko na po yan. Tapos yung sago. Ayan. Bali, dalawang ano po yan. Dalawang cup. And then, meron po tayong langka. Ayan yung nagpapasarap ng ating bilo-bilo langka. Tapos po, 1 cup na sugar. Mamaya, magdagdag na lang po tayo pag kulang. And then po yung glutinous rice na kalahating kilo. Ayan, meron po ako ditong langganang maliit. Isasalin ko na po yung glutinous rice. Nagtira po ako ng kaunti dyan para mamaya gagamitin po natin. Ayan po, ganyan po karami yung aking itinira. Kasi ilalagay po natin dun sa ating nabilog mamaya para hindi siya dumikit. Ayan. Ngayon, manggagawin natin, gagawa tayo ng dough. Naglagay muna ako ng parang hole dyan sa gitna. Tapos, unti-unti kong binubuhos yung tubig. Huwag po natin biglain kasi ayan, parang maggagawa siya ng uso. Kaya unti-untiin natin. Nagkamay na po ako. Bali, malinis po yung kamay ko bago ako umawa. Ayan, ganyan po ang kinalabasan. Yung aking ginamit na tubig po, ayan, isang tasa na po na ganyan, tsaka kalahati. Yun po yung sukat ng aking nilagay. Ayan. Sakto lang po yung tubig pag ganong karami po yun. Isa't kalahating tasa. Ngayon po ay magbibilog na tayo. Mano-manong bilog na po yung ating gagawin. Malaking bilog po yung ginawa ko para hindi tayo mabitin. Ang sarap kaya neto, guys. Ayan, malaking bilog. Nasa sa inyo kung gaano kalaki po yung inyong gagawin. Ito nga po pala yung natirang galapong. Diyan ko po nilagay para mamaya pag nagbilog tayo ng marami, hindi siya dikit-dikit, kaya nilagay ko po dun sa lagayan. Ayan. Papalapit po yung maliit kong anak. Ayan, naamis po kasi siya dahil sabi niya itlog daw po yung ginagawa ko. Ito po yung mga nagawa natin. Marami-rami din po ito. Ayan, bali sa kalahating kilo, marami po tayong nabigyan na kapitbahay. Kasi hindi rin po namin yan mauubos. Ngayon po, isasalang na natin yung pangalawang gata. Kasi po, unahin natin ilagay yung mga matitigas. Ayan, unahin ko na po yung gabi. Ilalagay ko na rin po yung saging. Kung may kamote po kayo, maigi rin po yun. Ayan po kasi wala akong kamote, kaya gabi po ang nilagay ko. Gabi po kasi ang meron po sa akin. Ayan, takpan natin. Pakuluan natin ito hanggang sa lumambot. Check natin ulit kung malambot na yung saging at saka yung gabi. Kahit mainit ang panahon, guys, ang sarap magmeryenda ng ganitong klaseng meryenda. Matagal-tagal din po kasi kami hindi nakakain ng ganito, kaya ayan, nagluto na tayo. Sabi nila, pag mahal na araw, ganitong meryenda yung inahanap-hanap ng mga Pinoy. Siya nga pala, guys, nailagay ko na po yung langka, hindi ko na bidyuhan. Ayan, nilagay na natin. Tapos po, isusunod ko na rin po dito yung ating malagkit. Tikman muna natin ito kung tama na po yung tamis niya. Magdadagdag pa po ako dyan dahil nakulangan po ako sa tamis. Ayan, halu-haluin natin ulit.
Siya nga pala guys, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, pakiclick na lang po yung subscriber. And then meron din po akong FB page, pakipalo nyo na rin po ako. Aking Kusina ang pangalan ng aking FB page. Marami pong salamat. Pansinin nyo guys, malapot na po yung ating niluluto. Kahit wala pa po yung mga bilog-bilog, gawa po nung gabi tsaka saging. Ngayon po sa puntong ito ay ilalagay ko na po yung mga binilog natin. Tingnan nyo guys, hindi sila dikit-dikit. Gawa po nung nilagay natin na natirang galapong. Masarap din daw po ito kung may buko siyang kasama. Kaya lang wala tayong buko, kaya yan na lang muna. Sa susunod na lang ulit na video natin, maglalagay tayo ng buko. Ayan guys, nilagay ko na po lahat. Hindi sila magkakadikit talaga. Kaya maganda yung pagka nagbilog po kayo, maglagay kayo nung galapong dun sa may lagayan para hindi sila dikit-dikit. Tapos po ilalagay na natin yung kakang gata, yung pinakaunang gata. Tapos po may natira pa po akong konting galapong, itinunaw ko na po dyan sa may gata na unang gata natin. Huli ko po talaga nilalagay yung yung kakang gata para mas masarap po yung ating bilo-bilo. Kung napansin niyo po lahat, naglitawan na po yung ating mga bilog-bilog. Ayan, luto na siya. Ayan po, napakasarap nito guys. Ito talaga yung mga pagkaing Pinoy na napakasarap pang merienda. Ayan po, marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli po, tara na at magmerienda na tayo. Kahit mainit ang panahon, masarap kumain ng ganito. Salamat po, hanggang sa muli, bye!